Okay guys, welcome sa ating vlog. So, ang tatalakayin natin ngayon is itong nakikita natin sa YouTube studio. Itong action needed, your US tax form will expire at the end of 2024. So, resubmit in AdSense as soon as possible to make sure accurate withholding taxes are applied. So, pinag-apply tayo ulit ng panibago o mag-renew kasi expired na ang ating tax withholding tax. So, yun. So, paano nga ba mag-apply ulit ng tax o renew? Kasi every 3 years po yan ang expired. So, ganito lang guys, kasimple. So, ito, buksan nyo lang tong resubmit tax ito, nasa kanan. Ayan. Resubmit tax info. Click nyo lang. At lalabas dyan yung ayan, yung pinaka, ano ng submitting your US tax info. Google. So, baba nyo lang guys. Then hanapin nyo lang tong submitting tax info to Google. Then sign in, magsa-sign in kayo sa AdSense nyo. Ayan, sundan nyo lang yan. Log in AdSense, click payment. Ayan, manage setting yan. So, pindutin natin yung sign in. So, yun, nandito na tayo sa Google AdSense. So, ngayon, punta tayo sa payment info. Payments info. Ayan. So, after that, antayin lang natin kasi mabagal. So, nakikita natin yung settings ng ating profile. Manage settings ito. Manage settings. Dito sa settings, ha. Manage settings sa baba, pinakababa. Pindutin nyo lang yan. Ayan. So, nakikita na yung nandito na tayo sa pinaka profile natin. So, baba nyo lang guys. Hanapin nyo yung ito, yung United States Tax Info. So, edit nyo lang. Click nyo lang yung sign pen pa yan. O ano, basta yung mayroong sign na pen. Click nyo yan. And then, manage tax info. Kasi expired na, yan o. Nag-submit tayo noong March 10, 2021. So, almost 3 years na rin nakakalipas. So, manage tax info. And then, ito na, nandito na tayo sa payment info. So, manage tax info. So, dito guys, sa United States, dito, yan, click natin yung show tax details and documents. Ayan. So, ito yung dating tax, ano natin, form. So, mag-submit tayo ng form ng panibago dito sa kanan, itong submit new form. Click natin yan. And then, start. If you start a new form, your previously submit form will be removed. Ibig sabihin, yun natin yung form na tax, mare-remove po yan once na makapag-submit kayo ng panibagong form. So, madidelete na yun dati yung form. So, yan, no? Mayroon dito nakalagay, expire on December 31. So, advance si Google mag info sa atin. Kaya, hanggang December pa ang ano natin. So, start new form. Ayan, basahin nyo lang. Plan on talking 15 to 20 minutes to keep. So, basahin nyo lang yan, guys. Before your start, basahin nyo lang yan. Then start. So, login natin yung ating Gmail. Okay. Once na nalagin natin, mag-fill up na tayo ng form.
So ito, United States tax info. What type of account is, so individual lang natin guys kasi sarili naman natin to. So next, individual, then next. So are you citizen or resident of the United States? So kung hindi ka naman residente doon sa United States, i-click nyo lang yung no. Pero kung taga doon ka sa US, yes mo na lang kasi taga doon ka. So no natin kasi nandito tayo sa Pilipinas. Then select W8 tax form type. So ito lang guys ang pipiliin natin na yung W8 bin. And then W8 bin, this form is most commonly or used by non-US individual. And ayan, basahin nyo lang yan. So ito ang ating i-click. Then start. Ayan na, nandito na tayo sa pinaka form. Ito yung pangalan natin. So country, Philippines. Ano lang natin sa Pilipinas kasi nandito tayo sa Pilipinas. Philippines. Ayan. So yung tax mo dito sa Pilipinas, yung TIN number. So susulat natin yung TIN number. Pag wala ka namang pag dito kasi sa Pilipinas, yung TIN number mo dito sa Pilipinas. Pero kung US ka naman, sa US mo ilalagay yung TIN number mo dito sa baba. US IT TIN. So ito lang sa akin yung sa taas. Ayan, address natin. So type natin yung address. Ayan, address. Another fill up ng address. So, tapos ito yung permanent nating address. I-click nyo lang yan. Ayan. So, review natin. So, pares naman. Then, ulitin natin ulit. Ayan. Address same permanent. Ayan. So, next. Yung tax treaty. So, pindutin nyo lang yung yes. Then, residence, following country, country, Philippines. Ayan. Tapos, pindutin nyo lang po yung tatlong box na yan. Tapos, article 13, paragraph 2A. And then, 15% reduce. Ayan. So, yan, tatlo yan guys. Next yung isa, servicing, paragraph, articles, 8, without the 0%, reduce, and then reason, and tapos motion, picture, TV, and articles. Okay yan, so next natin. Ayan. So activities and service perform in US tax treaty. So click natin yung no. So certain, yan. Maglalag yung ating ano species. So next. Ayan, so baba. So yun, accept nyo lang yung the parents deliveries agreement, and then next. So yun guys, makikita nyo dito yung pinaka form dito sa kanan. Click nyo lang yan, lalaki yan. So makikita nyo yung mga details na ginawa nyo. And so
So click natin itong I confirm that I have reviews the generic tax documents to the best my knowledge. So next. So under penalties of perjury and declare, check natin yan. So pag wala naman tayong binago o unchanged status sa PDF, huwag natin i-pindutin yan. Pero kung meron naman, pindutin nyo. So dito tayo sa your signature. So yun, acknowledge that I'm signing the tax form above the accompanying update or blah blah blah. Basahin nyo lang po yan, guys. Yan. So yes natin, I am a beneficial owner the name. Then pangalan nyo. So yan, yes ha. Tapos submit natin. So ito na yung ating form ng tax. So ito na siya, approve, claim. So nag-renew tayo September 17, 2024. So may expire siya December 31, 2027. So 3 years ulit ang expiration. So hanggang dyan, guys, sa ang ating vlog. So maraming salamat. I hope na may natutunan kayo sa aking tutorial about this taxes ng ating YouTube. So maraming salamat.